Ang kulit mo talaga, Miguel. Naiinis na saad naman ni Crisel. Alam ni Miguel na nakukulitan na talaga ang asawa ni PJ sa kanya. Kinausap na niya ito simula pa kahapon sa reception ng kasal ng mga ito. Hanggang ngayon napaalis na sila papunta sa kanilang honeymoon. Sinadya pa niyang sundan sa mismong airport para maabutan ang mga ito. I'm sorry, Crisel, pero kailangan ko talagang malaman ang totoo. Sigurado ka ba na anak ni Camila sa ibang lalaki ang batang iyon? Sinamanguta naman siya ni Crisel. Kasi sabi ko lang, hindi ba? Mataas na ang boses na sagot naman ni Crisel. Hindi ako makapaniwala. Naiiling na saad naman ni Miguel. Ilang taon na ba yung bata? Ilang segundong natahimik naman si Crisel. Nag-isip pa yata ito ng isasagot sa kanya. Sa pagkakatanda ko, 4 na taon na siya. Iyon ang sabi sa akin noon ni Camila. Napaisip din naman si Miguel. 5 taon sila naghiwalay ni Camila. Ilang buwan pa nagbubuntis ang isang babae. Hindi na niya matandaan iyong pinag-aralan niya sa biology. Pwedeng isa pang tanong? Pakiusap naman niya kay Crisel. Pinaikot naman ang babae ang mga mata nito. Saka sinulyapan si PJ na may kausap pa rin sa cellphone nito. Okay, ano ba yon? Ilang buwan ipinagbubuntis ng babae ang baby niya? Napakunot naman ang noon ni Crisel. Bakit pati iyon itinatanong mo? Hindi mo ba alam? Napakamot naman ang kanyang batok si Miguel. Nakalimutan ko lang naman, kaya nga tinatanong ko para makasiguro ako. 9 months divided into trimester. Napatango naman si Miguel. Ibig sabihin, 1 linggo lang pagkatapos mawala ng baby namin, nakipag one night stand si Camila sa ibang lalaki? Paniniguro naman niya. Iyon naman ang sabi niya sa akin. Hindi pa rin makapaniwala si Miguel. Iba kasi ang pakiramdam niya habang kausap ang batang iyon na kahawig ni Camila. Parang may nabuhay na damdamin mula sa kanya nang mahawakan niya ang kamay nito. Bukod pa roon ang gaan ang pakiramdam niya na para bang matagal na niya itong kakilala. Pero kung tutuusin, kahapon lang niya ito nakita. Okay, one last question, Crisel. Pinandilata naman siya ng mga mata ni Crisel. Last na talaga to, ha? Apila naman ni Miguel. Ano pa bang itatanong mo? Masama na ang tingin sa kanya ni Crisel. Saan ko makikita si na Camila ngayon? Umuwi na ba sila? Akala ko ba last na? 2 naman yung tanong mo. Last na nga iyon. Saka may kaugnayan naman iyong 2 tanong ko. Napaismi naman si Crisel. Hindi pa umuwi si na Camila. Kasi ipapacheck up niya pa rito si Marco. Pero hindi ko rin alam kung saan sila tumutuloy ngayon. Basta ang alam ko lang, nasa isang motel sila. Motel? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Miguel. Naghihirap na ba si Camila? Kaya hindi nito kaya magbayad ng kwarto na maayos sa hotel? Oo nga, Miguel. Nag-offer naman ako na sa amin na lang sila tumira. Habang naghahanap ng doktor na titingin kay Marcos. Pero nagbago ang isip niya. Nahiya daw kay PJ. Bakit kailangan ni Marcos ng doktor? May sakit ba siya? Kinakabahang tanong naman ni Miguel. Oops, ang sabi mo, last na yung tanong mo kanina. Hindi ko nasasagutin yan. Bahala ka na maghanap ng sagot. Aalis na kami. Nilapitan naman ni Crisel si PJ at hinila ang asawa nito. Nilingon naman siya ng kaibigan at kinawayan. Kumaway na rin si Miguel nang makaalis na ang mag-asawa. Nagmamadaling tinungo ni Miguel ang kanyang sasakyan. Kailangan niya mahanap ang mag-ina niya. Sigurado siyang anak niya si Marcos. Hindi siya pwedeng magkamali na mararamdaman niya. Kung ayaw man siyang kausapin ni Camila, gagawin niya ng paraan upang makalapit sa kanila, lalo na sa anak nila na nangangailangan ng tulong niya. Pero saan niya sila hahanapin? Nagpasya siyang bumalik sa Glorious Hotel kung saan naganap ang kasal nila PJ at Crisel. Sinuyo niya ang lahat ng mga hotel na malapit dito. Ayaw magsabi ng mga empleyado roon, kaya ginamit na niya ang kanyang pera. Lahat ng paraan, gagawin niya. Mahanap lang ang kanyang mag-ina. Napadpad siya sa isang murahing motel lang
na hindi kalayuan sa Hotel Edmark. Tulad na naunang pinuntahan niya, ayaw din umamin ng receptionist kaya naglapag siya ng 10,000. Namilog naman ang mga mata ng receptionist. Agad nitong dinampot ang pera, saka may isinulat sa kapirasong papel. Nasa second floor po sila, sir. May inabot na papel ang babae sa kanya. Nang basahin ni Miguel iyon, room number ang nakasulat doon. Salamat. Nandyan ba sila? Yes, sir. Kababalik lang po nila. Sagot naman ng receptionist. Nagmamadaling tinungo ang elevator. Agad siyang kumatok na makarating siya sa harap ng kwarto nila Camila. Nakailang katok na siya, saka palang bumukas ang pintuan. Sinong? Nalaki naman ang mga mata ni Camila na makita siya nito. Hi, can we talk? May hinahon niyang sabi rito. Nakasimangot ni isinira ni Camila ang pintuan. Ngunit mabilis namang iniharang ni Miguel ang kanyang paa. Kahit anong pilit ni Camila, hindi nito maisara ang pintuan. Tumatama ang pinto sa paa niya, pero hindi niya iyon alintana. Mas masakit pa rin iyong nararamdaman niya sa nakalipas na taon magmula nang umalis ang asawa niya. Mami, sinong kausap mo? Napalingon naman si Camila sa pinagmula ng tinig. Sinamantala naman iyon ni Miguel. Ipinasok niya ang ulo sa loob ng kwarto. Miguel, nandito ka? Gulat na saad naman ni Marcos nang makita siya nito. Oo, dinadalaw kita. Pakisabi naman sa mami mo na papasukin na niya ako. Nakangiting wika naman niya rito. Lumapit naman sa kanila si Marcos. Mami, papasukin niyo na po si Miguel. Mabait naman po siya. Pero anak, sige na po, Mami, pamimilit naman ni Marcos. Kumapit pa ito sa damit ni Camila. Narinig niya ang malakas na buntong hiningang pinakawala ni Camila. Niluwagan nito ang pagkakabukas ng pintuan. Salamat, wika naman ni Miguel. Hindi naman umimik si Camila. Ngunit ang talim na mga mata nitong nakatitig sa kanya. Na makapasok na si Miguel, agad siyang lumuhod sa harapan naman ni Marcos. Kumusta ka na, Marcos? Mabuti naman po. Nagpunta kami ni Mami sa doktor kanina. Pagagalingin na po ako ng doktor. Kwento ng bata sa kanya. Ani mo may mabigat na batong dumagan sa dibdib niya nang marinig ang sinabi ng anak. May sakit nga ito. Marcos, hindi ka dapat nagkukwento ng ganyan sa ibang tao. Wika naman ni Camila na nakatayo lang sa tabi niya. Okay lang yun. Mabuti nga iyon at nagsasabi siya ng totoo. Saba naman ni Miguel. Hindi na umimik si Camila. Lumapit ito sa kama at inayos ang mga nagkagulong gamit doon. Tumayo na rin si Miguel at saka inakay si Marcos sa sofa. Umupo siya at kinalong ang bata. Tuwang-tuwa naman itong sumandal sa dibdib niya. Sana kayo na lang ang daddy ko. Wika nito na lumingon sa kanya. Uminit naman ang sulok ng mga mata niya. Sumikipati ang dibdib niya. Parang may bumara rin sa kanyang lalamunan. Pwede naman, kung gusto ng mami mo. Iyon lang ang nasabi niya. Saka siya sumulyap kay Camila. Pinandilata naman siya ng mga mata ng asawa. Kulang na lang ay umapoy ang mga mata nito habang matalim ang titig sa kanya. Mami, pwede po bang maging daddy ko na lang si Miguel? Marcos, huwag ka magsasalita ng ganyan. Yumuko naman ang bata at hindi na umimik. Iniharap naman ni Miguel ang mukha nito sa kanya. Okay lang yun, Marcos. Pwede mo pa rin naman akong tawaging Daddy Miguel kung gusto mo. Talaga po? Tumango na lang si Miguel. Isinandal niya sa kanyang dibdib ang katawan ng bata. Saka ito niyakap. Pakiramdam niya ay lumipad ang lahat ng kanyang problema. Habang kayakap niya ito. Ang gaan talaga ng pakiramdam niya sa batang ito. Ilang minuto sila sa ganung ayos. Kung sana matatapos ang lahat ng problema nila ni Camila sa ganitong paraan lang, yayakapin na lang niya ang batang ito sa habang panahon. Kahit hindi naman aminin ni Camila ang totoo, alam niya sa sarili niyang anak niya si Marcos. Hindi pwede magkamali ang instinct niya.
Kahit kailan hindi pumalyang stink, lalo na noong nasa sundalo pa siya. Ito ang dahilan kung bakit nakaligtas siya sa maraming pagkakataon. Ilang beses siyang sumabak sa giyera at ilang beses na rin siyang muntikang mamatay. Pero dahil sa instinct niya, kaya siya nakakaligtas palagi. Patay na sana siya ngayon kung hindi niya sinusunod ang mga nararamdaman niya. Nakakaiba noon, kaya hindi siya maaaring magkamali sa pagkakataong ito. Pwede ka nang umalis. Kailangan magpahinga ni Marcos. Napalingo naman si Miguel kay Camila. Seryoso lang ito nakatingin sa kanya. Ibinaba ni Miguel si Marcos. Aalis na ako, Marcos. Babalik na lang ako sa ibang araw. Gusto mo ba yon? Matamis ang ngiting tumango naman ang bata. Kinuha naman ni Miguel ang wallet niya. Saka naglabas siya ng calling card. Kapag may kailangan ka, sabihin mo iyon sa mami mo na tawagan ako. Inilagay niya ang card sa mismong kamay ng bata. Salamat po. Calling card yan. Nandyan ang numero ng cellphone ko at telepono ko sa opisina. Pwede mo akong tawagan anumang oras. Nakangiting sagot naman niya rito. Alam niyang hindi tatanggapin ni Camila ang anumang tulong mula sa kanya. Kaya ito lang mismo ang hinihintay niya magsabi sa kanya. Muli niya niyakap ang anak saka ito hinagkan sa ibabaw ng ulo. Pagkatapos ibinabanan niya ito. Bye, Marcos! Kinawayan niya ang anak. Kumaway din ito sa kanya. Aalis na ako, Camila. Paalam naman niya rito. I'm sorry. I'm really sorry. Dagdag pa niya ngunit hindi siya pinapansin ito. Nakayuko lang ito at nagtutupi na ng mga damit. Gayunpaman, magaan pa rin ang pakiramdam niya nang lumabas siya sa kwarto. Pagdating niya sa lobby, ay binalikan niya ang receptionist. Miss, babayaran ko yung bill ni Camila Almasan. Wika naman niya rito. Bayad na po, sir. Binayaran na ni Ma'am yung tatlong araw nila. Ganoon ba? Kapag nag-extend sila, ako na ang magbabayad. Naglabas naman si Miguel ng calling card at agad na inabot iyon sa receptionist. Tawagan mo ako kung sakaling aalis na sila. Bibigyan kita ng tip. Sige, sir. Malapad ang ngiting sagot naman ng babae sa kanya. Nagpaalam naman si Miguel habang naglalakad siya papunta sa parking area. Tinawagan din niya si Cyrus. Kailangan niya ang tulong nito. Hey Miguel, napatawag ka. Kailangan ko ng tao mo na magbabantay sa mag-ina ko. Ha? Nagkita na kayo ng asawa mo? Yeah, kahapon lang. Narito sila ngayon sa motel. Dito sa roadside, malapit sa main branch ng Glorious Hotel. Ipapadala ko sa iyo ang picture nilang mag-ina. Gusto kong may magbabantay sa kanila sa latang oras. Sure, walang problema. Magpapadala ako kaagad ng dalawang tao dyan ngayon din. Nasa panganib ba sila? Hindi naman. Ayaw ko lang mawala sa paningin ko ang aking mag-ina. Sabihin mong mag-report sa akin araw-araw iyong taong ipapadala mo. Sige, kakausapin ko siya mamaya. Thank you. You're almost welcome, kuya. Huwag mo akong tinatawag na kuya. Magkasing edad lang naman tayo. Kahit na, kuya pa rin kita. Dahil kuya ka ni Ira. Whatever. Basta ayaw ko ng kuya ha. Lalo akong tumatanda sa'yo. Ang bata pa kaya ng anak ko. Dagdagan mo na. Bumalik na pala ang misis mo. Bakit nga pala sila nasa roadside inn? Ayaw nila sa Glorious Hotel? O sa mansyon ninyo? Ang dami mong tanong, Cyrus. Magtrabaho ka na kaya muna. Nagtatrabaho naman ako ah. Part ng trabaho ko na alamin ang punot dulo ng problema. Okay, aamin na ako. Baka nga matulungan mo pa ako. Napilitang magkwento naman si Miguel tungkol sa kanila ni Camila. Wala kasi siyang pinagkukwentuhan kahit pa sa mga malalapit niyang kaibigan. Tanging ang mga magulang niya ang nakakaalam ng totoong kwento niya. Pagkaalis ni Miguel, agad na kinuha ni Camila ang calling card na ibinigay nito kay Marcos. Mami, itago mo po yan ha. Huwag mong iwawala yan. Baka hanapin po yan ni Daddy Miguel. Bili naman sa kanya ni Marcos. Tumaas naman ang kilay ni Camila. Daddy Miguel talaga ha, Marcos? Sasabihin niya sana iyon
kung nasa tamang isip lang sana ang anak niya. Pero bata pa kasi ito at hindi pa naiintindihan ang mga bagay-bagay. Hindi rin niya masabi rito na dapat silang umiwas kay Miguel. Anak, halika na. Pupunta na tayo sa heart center. Paalis na dapat sila kanina kung hindi lang dumating si Miguel. Naantala tuloy ang pag-alis nila. Hindi niya lubos akalain na matutuntun sila nito. Nang makarating sila sa lobby, agad silang binati ng receptionist. Good morning, ma'am. Aalis po ba ulit kayo? Ah, oo. Pupunta kami ng heart center. Kumain lang kami kanina. Sagot naman ni Camila. Sige, ma'am, ingat po kayo. Nagpasalamat lang si Camila. Bago sila tuluyang lumabas, sumakay na sila sa taxi at nagpahatid na sa heart center. Pagdating nila sa ospital, naghintay pa sila ng ilang oras bago sila hinarap ng doktor. Ipinakita niya rito ang doctor's referral na ibinigay ng doktor ni Marcos sa probinsya. Ang laboratory test ang isinagawa kay Marcos. Pagkatapos pinabalik sila kinabukasan kapag lumabas na ang resulta ng lab test para makausap nila ang magiging doktor ng anak niya.